Darkness Trigger. So alam ko na may mga magtatanong, wala namang Darkness Trigger sa anime ng first generation ah. Wala namang Darkness Trigger sa Bakuten Shoot ah. Well, totoo naman yun, wala naman kasi talagang Darkness Trigger sa anime ng first generation. At alam ko din kung bakit kayo nagtataka na nagkaroon ng Darkness Trigger. So ang Darkness Trigger ay galing sa Bakuten Shoot Beyblade Rising. So ito yung manga. Maraming nagsasabi na sana ito daw yung maging season 4 ng first generation. Pero ako bilang fan ng Bakuten Shoot, in my own honest humble opinion lang to ah. Mas gugustuhin ko pa talagang maging non-canon tong Bakuten Shoot Beyblade Rising. Well, yung dahilan ko kasi dito, sobrang hirap niyang i-connect sa G-Revolution. So, ayoko maging canon tong Bakuten Shoot Beyblade Rising. Siguro mas magiging maganda kung itutuloy nila yung insect concept nila na naka-canceled. Or panibagong storya na kasunod ng G-Revolution. Yun, mas magiging maganda yun. So ito na nga, sino pa talaga si Darkness Trigger? Hindi siya si Dark Trigger ng Beyblade the Movie Fierce Battle ah. At kung may tatanong nyo din, bakit ako naggagawa ng battle netong tatlong S-series na to, na remakes? Well, ayun nga ang kasagutan. Kasi ang Darkness Trigger ay galing sa battle ng mga Beyblades na to. So, nag-umpisa yan sa paglalaban ng Drasil S at ng Dragoon S. So, dito nga sa unang battle, natalo si Max. So, natalo ang Drasil S at nag-isip siya ng game plan kung paano tatalunin ng Dragoon S. So, dito nga si Chief. Sinabi niya na ang kailangan ni Max ay endurance. So meron siyang create na driver na merong rising system. O itong rising system na to para siyang machine. So dun sa pangalawang battle ng Drasil S tsaka Dragoon S, dito nga natalo ng Dragoon S dahil dun sa rising system. However, pagkatapos ng battle nila, itong Drasil S ay hindi pa rin umi-stop sa pag-ikot. So dito na nga nagkaroon ng mechanical failure. So para umi-stop sa pag-ikot itong Drasil S, ni-launch ni Ray tsaka ni Tyson or Takao yung Beyblades nila. So naging 2 versus 1 siya, Trigger S, Dragoon S laban sa Drasil S. Kaya meron tayong remakes battle na nangyayari ngayon dito. Para lang yun, kasi ganun yung nangyari sa manga. So habang pinipigilan nilang umikot yung Drasil S, ito nga umusok yung Drasil S ng itim. And then yun na, na-absorb ng Trigger S itong dark smoke or black smoke. Kaya nagkaroon ng Darkness Trigger. So ayun lang ang pinaka-storya ng Darkness Trigger. Pero again, sabi ko nga, sana hindi to maging canon. Ayoko maging part ng anime. So if ever man nagagawa sila ng anime ng Bakuten Shoot Beyblade Rising, sana maging non-canon to. So ayun lang ang storya ng Darkness Trigger. At kung umabot ka pa sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. This is Kendo Fox, signing out. Peace!